Recording. Ay, close ko muna yung ano, close ko muna itong camera niya. Aha, paano ba to? Start video. And then eto to. Dumara sa cellphone niya na. Thank you.
Good afternoon po. Kaba ni Richard. Sino yan? Bakit? Hindi alamin kati yung link. Ito. Hello, Richard. Hello po, Doc Angie. Oh, good evening. Good evening po. Natatapos din namin, nag-zoom kami ni Mr. Romero sa apo namin, Kinder. Oo po na. Practice namin eh. Anong pangalan ng Zoom mo, Doc? Di ko mabasa yung pangalan mo. Ay, kasi iniba ko, nalagay Renegade kasi nga, ginagamit ko. Ah, opo, opo. Iba ko ng computer eh. Iba ko ng laptop, kanya hindi ang pangalan ko lumabas Renegade. Ay, ko po yung... Itali, Renegade naman ako talaga eh. Opo, diba? Good afternoon po. Nandiyan na ba yung ano na, ready na laring gerang? Opo, intentala po rin aliwa po kanyan. Siguro po we'll start in a few minutes po. Alibahan yung principal. Sino, alika, tinatanong ni Mr. Romero, sino daw ang principal mo ngayon? Ay, si ma'am, ano po, Grace Subala po, principal for din po. Yung dating, yung dating division supervisor. Ah, opo, opo. You say hello, naririnig ka naman niya. Ito si, ay, pinatay ko pala yung video ko eh. Hello, audience po. Lang naman ako niya, ayoko nang magpakita ng mukha, but I want to listen. Hello. Good afternoon po.
Good afternoon, Doc. Good evening. Good evening po. Good evening po. Good evening din po. Good evening po sa lahat. Mag-start po tayo. Hello, in 2 to 3 minutes po siguro. Sino rin idol ko pala, Kenny? Sa region, ma, may mga kasama po tayo, yung mga nakasama natin from the regional training. Yan, sina Sir Alan Dave. Yeah. Opo. Si Doc Romero po, nandyan siya. Si iba lang ang pangalan niya, si Ma'am Renegade. Oo, oh, kasi nag-bug down yung isang laptop ko. So, itong ginamit ko yung luma, eh nung nilagay namin yung app, eh hindi nalagay yung pangalan ko and I did not know how to do it. Si Ma'am Romero ito? Opo. Oh, hello po. Oo. Boses si Doc na lang nakikita niyo. Ang lakas mo talaga, Chard. Ah, guest, special guest po natin si Richard sa inyo, Doc Angie. Si Katrina. Saan ba siya, si Katrina? Si Dronan. Sa Porac National. Oh. Magpakilala ka nga, Ma'am Cathy. Bakit kami magkakilala? Nagkita na ba kami? Good evening po, si Claude ko po. Kahuli Angel din po siya, Doc. Hindi po, Doc. Di tayo nagkapang-abot po sa ano sa graduate school. Saan? Saan graduate school? Saan graduate school? Sa Holy Angel po, Doc. Sa Holy Angel po. Ah, ganun ba? Eh, ngayon PhD ka na, tapos na siya. Oo nga. Maganda pa rin. Bata pa rin. Hindi tumanda. Hindi po tayo nakapag-abot, Doc. Nung ano po? Opo. Nahuli po ako ng ano po, ng pagpasok. Kina ano po. Oh, so you are with the division. Ma'am Cari. You are with the division. Naalala niyo po si Ma'am Cari. Pampanga po siya, Doc. DepEd Pampanga po. Classroom teacher po. What school? Porac Model po. Porac Model Community High School po. Here in Porac po. Porac. Good to see you. Nice to see all of you. Okay po, siguro po I think we can start po. At kung may mag-i-in man pong iba, we'll just admit them po while the round table discussion is ongoing. Unang-una po, I would like to thank everyone po for your participation in this. This is not a webinar po. This is not a seminar na you'll hear me talking na ako lang dito. Hindi po, it's a roundtable discussion. Actually po, it's an idea of Dr. Angelita D. Romero po. Isa po sa mga batikan nating mga guest lecturers sa Holy Angel University and former vice president po ng Philippine sa PNU po, no, Doc? So maraming salamat po. Siya po ang nagbigay ng idea na Chard, why don't you have a round table discussion, a virtual discussion kung saan you can discuss things like this po. So for our ano po, for our opening prayer po, sandali lang po. Share screen ko lang po itong ating PowerPoint presentation. Share screen. Ayan po. Nakikita nyo na po? Naka-share na po ba? Na-chat pa, Doc. Ay, sorry po. Resume share. Ano nangyayari? Sorry po. So, before we start po, let us invite po Sir Ariel Navarro po from Santa Maria. Opo, from Santa Maria High School Division of Pampanga po to lead us in the opening prayer. Okay, let's bow our head and place ourselves in God's presence.
In the name of the Father, of Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you for providing us the opportunity to gather virtually for this activity. Grateful, O Lord, for our gift and love for research. May this for us to continuously educate and inspire our learners amidst the we currently face. Lord, thank you for the ones in charge of table discussion. We ask that you guide them, fill their tasks responsibly, that the objectives they've set may all be achieved. Please do bless also all our speakers or discussants, willingly share with us what you've endowed them with. Likewise, ask you to open the heart and mind of each of us, the participants, so that we'll understand everything that will be shared with us this evening. May we retain the invaluable knowledge and experience that we will gain from this formation session to be able to use this as we do our daily duties. Father, your generous blessing would mean the success. We know that without it, we can do nothing. May we be reminded that everything we do now is for our students and for greater glory. We ask all this through Christ, who lives in you forever and ever. Amen. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Okay po. Good afternoon po, everyone. Good evening po sa ating lahat po. So welcome po sa ating round day. Naririnig niyo po ako? Yes po. Okay po. So welcome po sa ating roundtable discussion with the title po, Teaching Research in the Senior High School in the New Normal, a virtual roundtable discussion po. So unang-una po, yung mga kasamahan po natin na hindi pa po nakapag-register po ahead of time or before this event po. Sandali po. Meron po yatang hindi naka-mute sa atin. Ayun po, okay na po siguro. Nakikita niyo po yung sa screen ko? Hello po. Yes po, nakikita. Ah, sige po. So para yes, sir. Po, okay, po. Para po dun sa mga ano po, hindi pa po nakapag-send ng information nila, paki-send na lang po for the issuance of certificates po. Like your complete name, the school po or institution na kinabibilangan natin, the email address and the contact number po. So first po, we recognize po muna yung mga kasamahan po natin na nakapag pre-register po. Meron po tayo siyempre po isa po sa ating mga guests ay si Dr. Angelita D. Romero po, graduate school lecturer sa Holy Angel University na isa rin po sa mga batikan natin in so far as research is concerned. Mayroon din po tayo mga senior high school teachers po and research teachers from the Holy Cross College po Santa Ana Pampanga, it's a private school po. And then mayroon po tayo from the school's division of Bulacan, sa city of San Fernando. We also have from DepEd Pampanga, DepEd Capas Tarlac, and from other schools po in those divisions po. Okay po? So, we start po about the roundtable discussion. Bakit po tayo nandito ngayon? Kamukha po nang nakapos sa Facebook page natin na Embracing the Culture of Research with yours truly po. Teachers and invited guests will discuss the different challenges in teaching research in the senior high school in the new normal. Solutions, tips, and coaching will be offered during the discussion to help everyone face the said challenges. Kamukha po ng sinabi ko kanina, this is not a webinar or series na kung saan you'll be hearing me na ako lang po yung nagsasalita. So basically po, pag-uusapan po natin, magkukwentuhan po tayo. It's a roundtable discussion. It's a virtual. Ang pinagkaiba nga lang po, wala po tayong roundtable talaga na magagamit po. So, but basically po, we would like to hear also from you. Parang it's a form of benchmarking practices din po. Napakaganda din po na nandito yung mga teachers natin from different divisions, even in the private schools. So we can also see kung ano yung ginagawa nila, parang sharing of best practices na rin po. So these are the topics po na pag-uusapan po natin bilang isang grupo. Number one po, syempre po, magkakaroon muna tayo ng konting review. Ano ba yung
ano ba yung research in the senior high school before the pandemic? Kasi po, bago po dumating ito, meron po talaga tayong mga ginagawa na nakasanayan na nating gawin in the senior high school. Lalo na po sa atin, marami po ang mga research teachers po dito in the basic education. And then number two po, research in the senior high school during the pandemic. Although po sa atin, no, tayo po sa DepEd, ay sa mga public schools po, October pa lang po tayo magsisimula. Pero bago po tayo magsimula, ay mayroon na tayong mga preparations din. I think mga private schools, although they are still under DepEd, pero hinayagan sila ng DepEd na magsimula na doon po sa mga, dahil may mga preparations na yung mga iyan. And then number three, ano po yung mga perceived challenges? And then how do we face them? Are we really prepared? And what can we do? Okay po? So magsimula po tayo. So una po, let's talk about research in the senior high school po. Research in the senior high school before the pandemic. Ano po ba yung mga dati nating ginagawa? Kapag magbubukas na yung klase, natural, syempre po, nandyan yung mga discussion natin, nandyan yung mga coaching and consultations natin. Meron po tayo mga tinatawag nilang mga groupings. Although yung groupings, kung minsan, dyan po nagkakaproblema yung ilang mga kabataan. Syempre, maraming mga concerns, maraming mga issues regarding groupings. Pero yan po actually ang nire-recommend sa atin ng departamento. And then po, before the pandemic, we also have a title defense po. Nagpa-title defense ang mga bata. May mga proposal defense po sila and may mga final defense din po. So ngayon po, magtanong po tayo sa ating mga participants. Sino po yung gusto mag-share sa inyo? Sa school po ninyo, ano po yung mga practices ninyo sa pagtuturo ng research bago po nagkaroon ng pandemic? Anyone po from the group? Yes po. Anyone po who would like to share po ng mga practices po nila? O kaya gusto niyo po ganito, sige. Ako po muna, although ngayon po kasi I had reassignment po from Pampanga High School po, I had been reassigned po sa Sindalan High School, isa rin pong eskwelahan dito sa Division of City of San Fernando. So kami po ba sa DepEd San Fernando, ano po ba yung mga ginagawa namin para sa research na ito ng mga estudyante natin sa senior high school? Siyempre po, nandyan po yung dumaraan po sila sa title proposal. Pagkatapos mong mag-discuss ng konti, kailangan na maintindihan na ng mga bata, and then dumadaan po tayo sa title proposal. Kami po, usually sa Pampanga High School, nung nandoon pa po ako, and I think we're going to practice that also even sa ibang mga schools in the division po. Meron po kaming yung mga title defense na tinatawag nila. Meron po ako dito, meron po kaming template na ginagamit that we can share with you po kung interested po kayo. Although sabi ko nga po, ang pinag-uusapan pa lamang po natin ngayon ay yung research in the senior high school before the pandemic. I'm gonna show you the example po. Ito po, halimbawa po, na nakasulat po dito yung mga ano po nila, yung mga kung sino yung mga research proponent nila, kung anong grade section nila. Naka-table format po siya. I think merong gumagamit dito sa mga universities natin, halimbawa ang DABSU. Ginagamit po niya yung table format kapag may research proposal. Nandun na yung introduction part, konting part ng intro, and then nandun na rin po yung konting part ng method section. Kasi yan po yung mga mahalaga kapag magpo-propose na yung mga bata. Kasi di po ba tayong mga research teacher, I do not know po if you have the same opinion sa akin po. Di po ba tayo, kahit title lang talaga yung ipakita sa atin ng bata, medyo meron na po tayong ideya. Meron na po tayong idea kung ano basically yung kapupuntahan ng isang study. Pag tiningnan mo pa lang ang title, ikaw na research teacher, dapat alam mo na kung feasible ba or hindi feasible yung isang study. Hindi po tayo bilang mga guru po ng research, ako po ito, isa pong tip ito na parati ko ring attention na balak po ng hotel, may mga nagpapa-admit, sorry po. O ito po. Yun nga po, tayong mga guru nga po ng research, ang parati kong sinasabi sa kahit po sinishare ko sa mga guru namin dati sa Pampanga High School at ngayon po sa Sindalan High School. Kapag pong
magtuturo ka na kapag nandun na yung iniharap na ng bata yung title niya sa'yo, kailangan dun pa lang sa title, ikaw na teacher, advance ka mag-isip, sabi nga po nila. I do not know kung na-experience nyo na ito. Meron kayong inaprobahan na title, meron kayong inaprobahan na research ng bata, and then pagdating sa dulo, nung nasa bandang method section ka na, nasa bandang data collection ka na, results and discussion, na-realize mo na merong problema, parang merong hindi pwedeng gawin. Yun po sanang mga bagay na yon, we can avoid that kung sa umpisa pa lang, talagang, sabi ko nga, sa umpisa pa lang ng research ng bata, napaka-crucial na. Napaka-crucial na po niya. You don't approve a study na alam mong hindi siya magpa-prosper o kaya alam mong meron siyang mga technical considerations na maaaring gawin po natin. Sa amin po, sa division po namin, sa particularly po sa PHS nung nandun po ako, mayroon po kaming tatlong titles na pinapagawa sa mga estudyante namin. When I say tatlong titles po, not necessarily titles lang sila. Meron nandiyan na yan yung like yung ano yung motivation ng researcher. And syempre yung pinakamahalagang part po sa intro, yung statement of the problem, makikita mo na dapat doon. And then meron ka na ring idea kung ano po, kung anong method ang gagamitin niya, kung qualitative ba, quantitative ba, anong klaseng qualitative research siya, anong klaseng quantitative research. At mayroon ka na ring idea dapat sino yung mga possible participants niya, makuha ba niya yung mga datos. Tapos po, from those three titles po, pipili po kami ng isa na tatrabahuhin ng bata. So basically po, ganun po ang pinapractice namin sa Schools Division of City of San Fernando po. Ngayon po, kayo naman po, what about you po? Paano niyo po sinisimula ng pagtuturo ninyo ng research in your respective institutions? Hello, Doc Richard. Good evening. Yes. Good evening po, Doc Patty. May speak po. Yes po, yes po. Okay po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Ma'am Cathy. Tawag ni Sir Richard sa akin. Napaka-formal. Ako po si Katrina Pedronan po from Porac Model Community High School. And I would like to share with you how to teach research before pandemic po. Sa Porac Model po kasi maliit lang po ang school namin kumpara sa school ni Sir Richard. And we are only two teachers teaching research there. Ang criteria ang hinahanap is because of our position as master teachers. Pero naniniwala po ako na mas maraming, mas magaling na magturo po ng research are siguro po wala pa sa panahon na to go out from their comfort zone. Okay po? Ang pagtuturo kasi ng research sa amin ay we ask help po from the teachers, especially po yung mga nagtuturo sa English, like reading and writing, that during their last minute of teaching, mag-craft na sila or mag-brainstorming na sila ng kanilang mga topics. So in our case, hindi po sila pinapa-start ng crafting their title. In fact, ang title sa amin, last na lang namin nagagawa yan. Ang mahalaga kasi sa mga bata, nagbibigay ng materials, reading materials, na kung saan yung topic ay naroroon. So, yun yung style na ginawa namin ng English teacher in collaboration with the English teachers. Kasi, at first kasi, I have to tune them muna in the love of reading, no? Kasi ang mga bata po ngayon, admit or not man po, talagang konti lang po yung kanilang time. Konti lang po ang kanilang love for reading. Pero kapag po yan nanood ng anime, nanood ng maraming Korean, kahit gabi, nanonood po ngayon. So, yung love of reading, so I ask them to gather articles, researches, mga reading materials, sinasabihan ko na po yung English teachers namin. Although burden din po sa English teachers kasi minsan po na ano po siya, na e-extend po ng kanyang help. Pero ganun po talaga siguro dahil
limited din po yung knowledge ko. So, hindi ko lahat magagawa, sabi ko doon sa kasamahan ko sa area, na magtulungan. So, yun po yung research before the pandemic. So, okay, nandun yung mga kasama mo, easy to approach them. Kasi nandun lang kami sa isang environment, sa isang klase, o I mean, sa isang school. So, nakakumusta mo sila. So, yung reading materials mo, nabibigay mo sa kanya. Yung guide questions, nabibigay mo. Para pagdating sa akin, sabi ko, meron na silang idea, ma'am, sabi ko. Kaya, halimbawa, nung summer, yung mga grade 12 na magre-research to ngayon, more or less, meron na silang na-draft na topic. I-follow up ko na lang yon na tinuro naman nung English teacher nila. So, ganun siya. Kaya pagdating sa amin, yung topic na yun, yun na lang ang nililinang namin ng dahan-dahan. And then, of course, there are times na nagde-deviate kami sa ano, sa curriculum guide, no? Siguro depende sa bilis ng bata na mag-catch up, ganun, Doc, no? So, may mga time talaga na kailangan mo pang balikan yung step 1 dun sa iba. Whereas naman yung iba, nasa step 3 na or ano na, advanced na po sila. So, ano, yung time na wala pang pandemic, marami akong chance na makahingi ng tulong ng mga resources, no? Actually po, isa po si Sir Richard na naging pangunahingan po namin speaker sa school nung pong mga bago-baguhan pa po ako sa pagtuturo. Hindi ko po nakakalimutan si Doc Richard. Habang nagbibigay din po siya ng talk sa mga bata, ay isa rin po ako sa mga nakikinig kasi natututo. So, marami po ako natutunan sa kanya, actually po, no? Thank you, Doc Richard. Hindi na lang kita na-invite ngayon. Pero, yung mga binigay mo sa mga bata, yung saka may virus, formats, ma'am. Yung inputs, ayan, opo, alam ko. Yun, nagagamit po namin, no? Nagagamit ko rin po sa mga estudyante. Ayun po. Benchmarking din po yan, hindi po yun sa amin na kami lang po. So, nakiki-benchmark din po ako, nagtatanong-tanong din po kung paano nila ginagawa ang ganitong mga ano, pagtuturo, kahit before pa ng pandemic po. Ayan po. So, thank you po. That's all from Porac Model Community High School. Thank you po, Ma'am Cathy. Gusto ko lang pong i-pick up yung sinabi ni Ma'am kanina regarding sa title. Tama po yung sinabi ni Doc Cathy na di po ba minsan ang mga bata worried na worried sa mga titles nila, yung tipong parang one month, ilang weeks ang gugugulin nila para sa title. Kaya nga po, tama po yung sinabi ni ma'am, kasi ang title naman talaga minsan binubukbind mo na, di ba? Kahit sa graduate school po, binubukbind mo na yung research mo, pero may pinapagalaw pa yung mga professor sa title. Kaya nga po, naalala ko po sa division namin, yung supervisor namin sa research, she once told me na, actually sir, pwede natin siyang tawagin na title/topic proposal. Kasi in reality naman daw, topic naman talaga ang pinopropose mo. Kasi yung title talaga, nagagalaw-galaw yan, hindi hanggang matapos pa yung study. Okay po? So basically po, ganun po tayo nagsisimula. Nakapag-share po kami sa Division of City of San Fernando, nakapag-share po si Ma'am Cathy sa Division of Pampanga. What about the others po? Paano po ninyo sinisimulan ang research classes ninyo? Yung ano po, research in the senior high school before the pandemic. Paano po kayo nagsisimula? Anyone po? Huwag na pong mahiya. Yung mga kasamahan po natin sa private schools, maganda rin mapakinggan natin. Or from the other divisions. Wala na po bang mag-share sa atin sa kung ano yung mga practices nila, kung paano nila sinisimulan ang kanilang research classes during the before the pandemic.
Yan po. Hi po. Hi, hello. Hello sir, good evening po. Yes po, good evening po. Kindly introduce yes, yourself. Yes, sir Arden po. Sir Arden po from Holy Cross College, Santa Ana, Pampanga. Ah, yes po, hello and, po. I'd like to share, yes po, from private school po sa Santa Ana po. Yes po, po. Yes, The school yes, with the school with the heart, no sir. Yes po, the school with the heart, sir. Okay po, I'd like to share po yung mga regarding po sa best practices that we are practicing before pandemic while teaching research. So, based from your sa mga senior niyo po, gusto ko lang idagdag parang we have the same practices po in teaching research. And isa lang ko na kino-consider namin while teaching a research subject is when we do groupings, we depend parang depending on their on the interest of our students. Halimbawa po, nakakategorize yan per strand. Since, for example, we have Hume's strand, we also have ABM strand, we also have STEM strand. Depending on the interest of our students, depending on their future profession, halimbawa gusto nilang maging civil engineer someday. So, yung wavelength or yung idea nila sa pagiging engineer, parang pinagsasama-sama namin yung mga estudyante, naiisa lang yung kanilang interest. It seems one of the guidelines in planning research is we have to work with the familiar subject or yung interest ng mga bata ay iisa lang po. So parang they will be working with one idea na ganito ang dapat topic. So ina-identify namin kung sino yung mga parang halimbawa kung sino yung gustong maging engineer someday. So i-group namin sila, sir. Also with other professions or other, yes, sir. Parang narinig ko sa iyo, sir, yung isa naming teacher dati sa PHS na ganyan din ang attack niya sa pagtuturo ng research. Tinitingnan niya ano yung interest nila. Although halimbawa, nasa ABM ka, tatanungin pa rin niya o anong course ang gusto mong puntahan. Tapos sila yung ginugroupings-groupings yes, niya. Opo. Yes, sir. Yes, po. Tapos at least po, at the end po, of ay, the... Sorry po, sige po. Yes, sir. Yes, po. At least po, parang nakikita ko dito na tayo naman sa DepEd man siya sa mga public schools or sa mga private schools, parang nakikita ko dito, tayo ay nagkakaisa na doon, doon sa idea na dapat aligned ang topic ng bata doon sa strand niya. No? Kasi kung minsan makachempo ka ng mga research na, isa kasi sa mga tinatanong ng mga panel members, kung minsan lumulusot yung ano yung kinalaman ng study doon sa strand ng mga bata. Kasi kung minsan ang mga bata, yes, pag tinatamad yes, na, kung ano na lang ang topic na maisip, no, tayo naman, we always align that sa strand nila. At least po, private yes, sir, school yes, pala sir. And public school, at least nagkakaintindihan po tayo sa ganoon, no, sir? Yes, sir. We are also thinking, kapag po, di ba, nag-grade 12 na sila, sir, ang especially the STEM strand, okay. Meron silang 3 I's na parang prerequisite po yung magiging research nila on the practical research to na pwede nilang ituloy as part of their capstone din sa magiging parang 3 I's nila, sir. Right? Opo, opo. Yes. And with the other strands po. Tayo po bang lahat sa mga kasama po natin sa discussion na ito, pare-pareho po ba tayo na ang unang tinuturo sa grade 11? Pwede pong mag-react, no, kung para po makita natin kung may difference. Sa grade 11 po ang tinuturo natin kapag first semester po, grade 11, wala pang research ang bata. Pagdating po ng second semester ng grade 11, magkakaroon siya ng PR1 or yung practical research 1 or yung qualitative research. And then pagdating po niya ng first sem ng grade 12, kamukha po ng ngayon natin, first sem po na yung mga grade 12 natin, doon po sila magpi-PR2 and then mag-i-inquire sila pagdating po ng second semester ng grade 12. Ganun din po ba sa lahat kung wala naman pong magre-react? Yes, sir. No. Yes, sir. At least po pala, kahit po pala lumipat yung bata from one school to the other school, ay hindi siya mahihirapan, no? Kasi yun nga po, pare-pareho po ang offerings nila. Any other po na gustong mag-share po?
Yes po. Sir, from Santa Maria High School po, Makabebe, Division of Pampanga. Hi, Sir Ariel. Sir Ariel Navarro. Thank you for leading the prayer po. Ano po ang practices yes, nyo sa Santa Maria High School? Actually po, sa Santa Maria High School po, with our research coordinator actually is also one of the participants now. And yung isa po naming research teacher, then practical research one is with us this evening. No? So actually, most of the practices naman po that were shared a while ago po by our other colleagues po, no? Are being practiced din po sa amin. Siguro ano lang po, at the beginning po kasi, just like what we did, what we were doing, no, for we have been doing for the past years po, yung pong first step po na ginagawa namin is that we ask them to, our students po, to actually groupings muna po, no, dun po sa groupings, ma-share ko lang po sa inyo yung nakita po namin kasi we tried the two different strategies po, no, for different years. Nung pong 2 years ago, we considered po yung kanilang the student's capacity, no, the ability yung pong ma-share nila sa group in grouping them. And then yung nakita po namin doon na advantage is that lahat po halos nakakasabay, no. Kaya lang yung problema, since there were some students po na sa bawat grupo, eh naging reliant na lang po yung ibang mga members. And then last year po, what we did was ano po siya, random po, no? We yung pong groupings namin is random. So we divided them into or we grouped them by 3 po. Yung pong paggrupo regardless of their academic standing or other factors po, no? Basta nilagay po namin yung pangalan nila sa isang bowl and then we pick 3 po. And then before po yun, we already asked them po to come up with topic identification matrix. Doon po sa topic identification matrix, since katulad nga po na nabanggit kanina, their topic for their research must be related po, no, to their strand, their track and strands. So, pinalagay po namin doon sa topic identification matrix all the topics po that have something to do with their strand and then nung pong ginrupo namin sila yung tatlo po bunot sa isang grupo, so lahat po sila was required to read related literatures po that have something to do with their chosen topic po doon po sa kanilang topic identification matrix. And then from their reading po, we asked them required for gray area, yung pong what we call blind spot po, no, yung mga contradicting results. And then from there po, yung mga nakita po nila na merong mga contradicting results, doon na kung alin po yung best among the three topics po. In that case po, meron na po agad silang related literature. So ganun po yung aming ginawa, kaya somehow medyo kung nahirapan yung students namin, no, considering the fact the way we grouped them was not based on was not equally or in terms of the capacity of the, so yun po sir. Kung hindi po ako nagkakamali, Sir Ariel, ang Santa Maria High School sa Makabebe, isa rin po ito sa mga pinaka-active sa research, no, hindi lang po sa mga estudyante, including sa, kung hindi ako nagkakamali, ang mga teachers niyo ay parating mga participants sa mga research events, no? Sir, yes, including our coordinator po. Yes po. Ay, tayo po ba, katulad nung ginagawa rin ng ibang mga schools, dumadaan tayo sa title proposal, tapos may proposal defense, yes, kung saan nandun yung chapter 1 and 2, yung introduction, yes, and method, yes, sir, and then yung pinaka-final defense. Sino po sa mga kasamahan natin yung may kakaiba silang ano, practices po? Kasi based on nakikita natin sa discussion natin, tayo ay pare-pareho na mayroong ganun, dadaan ng bata sa title proposal, yes, sir, then yung kalahati ng paper niya, intro method, another defense na naman, and then yes, po, final defense. Before po. The final. Opo. Meron po bang... Actually, yes po, sige po. Actually, this one, sir, we haven't yet implemented this, kaya lang this was already suggested po, no, by some of our superiors po, no, and even other, actually this was also had our formation session with Dr. Capulso also, no, kasi po medyo nahihirapan kami before kasi
we were only, nung una po, for the 3Is po, I was the only teacher. Kaya lang last year po, since medyo mabigat, kasi we have usually po less than 30 groups, no? A group of 3 students po per research. And, what we did last year, last school year, nakihati na po yung aming research coordinator na si Sir Raymond. Tinulungan niya ako. Hati po kami sa research classes. So we had 5 or 6 classes po. If my memory serves me right. Yung ginawa po na, although yung iba, nakakahingi po sila ng tulong sa teachers. Kaya lang, hindi po lahat. Pero, nabanggit nga po yun ng ibang superiors namin na sinuggest nila, for the coming semesters po, it would be better if we would ask for the assistance of other teachers po. Master teachers and language teachers to ask there, parang kumbaga, ipapatoy po siya sa ginagawa sa graduate school. We're in, meron na po silang advisor. Parang, not necessarily advisor, but we will top other teachers po. Those who are inclined with research and language teachers po. To serve as their, parang, somehow, no? Advisor. Parang ganda rin po siguro. Para matulungan so that every now and then, they could, those teachers are free. They could ask for their, no? Nang sa ganun, hindi, yung teacher po kasi, minsan, is with a lot of things to, like for example, checking. Just imagine less than 30 outputs, isang teacher lang yon. Consider that you have a lot of other related tasks to perform. Ila, sa ano ba, sir, sa practice po? Ay, sorry po. Coming, this coming semester po, if possible, we would employ such a strategy with the help of siguro. We could facilitate the conduct of research classes po and the process po. Opo. So far ba, sir, sa ginagawa po ninyo sa school ninyo, ilang members po per group? Kasi isa pa rin po yan sa pinag-uusapan natin dati, no? Kung halimbawa, kung ang klase mo ay halimbawa 6 to 7 sections, sabihin mo ng bawat isang section, meron kang 30 to 40 students. Usually po, ilang members po ang, ilang members po? Ilang members po bawat group ang ginagawa po natin? 2 years ago po, we had usually 4 to 5 members or 6. Meron pong maabot na 6 yung iba na medyo alanganin po yung bilang, no? Opo. Pero po, we had 3 members per group po. Opo, opo. Only 3 members. Kasi po yung inaalala namin, yung nakita na problema dahil sa masyadong maraming members is that of them were no longer working po. They're yes po. Isa pong malaking concern po talaga yun. So that's why to situate that all of them will work. So that's why we decided to nabawasan po, no, sir. Although ang malaking hamon lang sa atin, habang binabawasan mo, ay dumarami siyempre yung sa assessment mo, sa i-check mo. Habang dumarami naman ang mga bata sa grouping, siyempre ang problema naman noon ay yung hindi mo na talaga alam kung sino yung nagtatrabaho. Ano po ba yung idea ng ibang mga natin? Yung idea ng ibang mga kasama natin. Ilan ba talaga dapat ang members sa isang grouping halimbawa? Kasi feeling ko kahit na wala tayong face-to-face, isa rin po yun sa magiging concern natin maya-maya when we go to topic number. Anyone po, ano po ang ideal number ng members sa isang research grouping po sa klase? Sir Richard. Yes po, we recognize po Ma'am Maria Belinda Lusong po, isa sa mga pioneer teachers ng Pampanga High School po. Yes po, Ma'am Bel. Hello, good evening po everyone. Yung number of members sa isang grupo. Sa isang group. Is yung sa akin is binase ko kung ano yung nakalagay dun sa University of the Assumptions manual for the standards of research. So nakalagay doon na sa mga kung mag-grouping sila is ang maximum number of members is 4. So yun ang sinundan ko
Kasi kung sobrang dami na sa apat is magulo, yung iba hindi na nagtatrabaho. Kung namang masyadong kakaunti, like nagkaroon kami ng case noon sa STEM, gusto niya siya lang mag-isa dun sa ano niya. Mahirap naman, marami kang i-check, kawawa ka naman na ikaw na teacher, no? So, para mabalance, sinunod ko yung anong recommendation ng ano ng manual for the standards of research, which is apat na estudyante. Okay. Okay po. Thank you so much po, Ma'am Bel. Actually po, kung titingnan niyo po, meron po tayong DepEd order yung tungkol dun sa Award for Research and Innovation. Kung titingnan mo po yung DepEd order na yon about award on research and innovation, maximum 4 talaga yung sinasabi niya. Pero for purposes ng contest lang. Pero yung for purposes of classroom, so far wala po akong nababasang guidelines kung ilan po talaga. So yun nga po, isa rin po sa mga malaking hamon sa atin yon yung pagde-decide kung ilan ba talaga. Kasi habang dumarami sila, nahihirapan kang i-assess kung sino ba talaga yung nagtatrabaho na. Habang kumukonti naman sila, syempre yung burden ng, yung responsibility ng pag-check po. Okay po? Sige po. Any other po from other schools po who would like to share? Kung paano niyo po nila ginagawa. Last na lang po, before we proceed to topic number 2, paano po yung ginagawa ninyo sa research, senior high school research before the pandemic po? May mga panel members din po ba? Nag-i-invite din po ba kayo? Or kayo-kayo na lang? Or ikaw na lang na teacher? Meron pong ganoon, no? May we hear po the practices of others po. Sige, pwede po akong magsalita. Yes po, Ma'am Bel. Sige po, Ma'am Bel. Sa PHS, ang naging practice namin, since nag-handle po ako ng mga STEM students, ang ginawa ko is, dahil mayroon na sila talagang background sa research, no? Dahil mga former special science students sila. So, ang nangyari is, since hindi naman lahat sa STEM, pagtungtong ng senior high school is galing sa STEM, binibilang ko per klase kung ilan ang galing sa SSC. Tapos, kapag alam ko na kung ilan ang galing sa SSC, dinidistribute ko sila sa bawat grupo para silang mag-guide sa mga kagrupo nila. Kasi pagdating sa STEM talaga, mixture na yan ng mga former SSC at saka yung walang naging research talaga or whatsoever sa junior nila, nahihirapan sila. So that way, mababalansin natin, may marunong, nakakatulong siya na impart niya yung knowledge niya sa mga kagrupo niya. Kaso, ang napapagmasdan kong problema is gusto ng mga STEM na magsama-sama sila yung magagaling dahil nagko-compete sila sa isa't isa. Sabi ng education program supervisor natin sa science and research, si Sir Sapaw, sabi niya, hindi maganda yung magkakasama yung mga STEM. Kasi hindi mo sila mayu-utilize mabuti para makatulong sa iba. Nagkakanya-kanya sila, nagko-competition sila. So ang gawin natin, para mas maganda, distribute na natin sila sa buong klase. Yung, halimbawa, meron akong 11 groups sa isang section na tig-aapat kunyari sila, no? Kung halimbawa 11 yung mga STEM, it just so happened na 11 sila. Out of 4 na estudyante, yung isa doon STEM siya. Ganun. So didiskartehan na lang namin kung paano yung distribution nila. So yun ang naging practice namin. Pero pagdating naman sa non-STEM, yun ang ginagawa naman namin is ini-introduce ko muna sa kanila kung ano yung mga research designs, like meron tayong descriptive, may correlational, may ex post facto, may experimental.
pinapaalam ko muna sila kung ano yung nature ng mga quantitative researches na to. So pag alam na nila, may background na sila, magbibigay ako ng sample ng descriptive. Di nila alam, papasok ako sa klase, may papanood akong video sa kanila na nagbabalita ko nyari sa newscaster. Tapos bigla, maglalabas ako ng isang, ano ba yan, yung people na ipa-flash ko sa board. Tapos, by voting, maglalagay sila ng puntos nila, irarate nila yung newscaster. Bibigyan nila ng grade yung newscaster in terms dun sa naintindihan ba yung pagsasalita ng newscaster and so on. Maraming indicators. Tapos, pag nakuha na nila yung data, ipapacompute ko. Tapos, bawat isa sa kanila na group, kukuha ako ng representative para sabihin nila yung naging data nila or findings. Pagkatapos nun, bigla ko sila congratulate, bigla na lang nilang nalaman, nakagawa na pala sila ng descriptive research. So that way, ma-appreciate nila na meron na pala kaming nagawa. Descriptive na pala itong unang ginawa namin. Yun yung parang may pagawa ka sa kanila, lilid mo sila, tapos pagdating sa huli, malalaman nila, may ginawa pala sila. So that way, ma-appreciate nila. And then, pag alam na nila yung background nun, yung apat na yon within the two consecutive weeks, makakapag-decide sila kung ano ang gusto nilang maging research design. Gusto ba nila ng descriptive? Gusto ba nila ng correlational? Gusto ba nila ng exposed facto? Or gusto ba nila ng experimental? So, dun ko malalaman kung ano yung gugustuhin nila group. Yun po. Okay po. Thank you po, Ma'am Bel. So, yun nga po. Actually nga po, mayroong nag-chat dito. Sabi po ni Ma'am ay ano ba ang magandang topics na binibigay kapag mga TVL students po? Kasi po, parang dito po sa tanong na to, nakikita natin na isa nga talaga sa mga kinoconsider natin, tayong mga guro ng research, ay yung topic depende sa strand, no? I do not know if you will agree with me po na nagbabago rin yung nag-a-adjust tayo depende sa kung nasa ang strand tayo, di po ba? Tinitingnan din natin yung we're not saying na merong marunong, merong hindi masyadong marunong. Yes, kumbaga yes. Po isa kung if you also can share sa mga practices niyo sa schools niyo. Do you also do that na kapag di ba kasi ma-assign ka minsan hindi naman sa isang strand lang. Merong mga ganun. Mm-hmm. Kaya ngayong SEM, nasa GAS ka, sa susunod, nasa ABM ka. Talagang malaking adjustment. Yung mga nagtuturo sa TDL, syempre may mga challenges ka rin kinakaharap po sa mga ganoon po. Mm-hmm. Kami po, halimbawa, para sagutin ko po yung tanong kanina regarding sa TDL po. Syempre po, number one, i-aligned natin sa strand. Halimbawa po, kung qualitative research yan, pwede nilang pag-aralan yung mga kwento ng mga nasa... Depende po kasi sa TVL. Sa amin po dati sa PHS, yung TVL natin, Ma'am Bel, ano sila, no? Yung sa mga nagmamanicure ba yun? Nagsasalon? Kaya mga ganun-ganun po. Oo, sa salon. So, oo. Sa iba naman po kasi, yung pong nagtatanong kanina, Ma'am, ano yung sa ano nyo? Ano yung specialization ng TVL ninyo? Or yung track nila? Hello po. Nagkukulot ba? Oo, kasi baka, opo, iba-iba po, no, ma'am? Depende po yun. Pero yun nga po, ako, so far po, ang ginamit ko sa mga TVL, nung nasa quantitative research na yung mga bata ay descriptive research mostly po. Kasi medyo nahihirapan po yung mga bata sa TVL. Ako po, ito personal ko lang pong opinion. No offense po sa mga kasamahan natin or sa mga bata po. Ako kung titingnan mo, medyo nahirapan na ako sa mga TVL kasi iba po yung iba po kasi yung focus nila. Parang feeling ko kung ako yung gagawa ng curriculum sana hindi ko na sila binigyan ng research. Kasi unang-una parang ang focus nila sa mga ano po sa mga hands-on learning, mga skills ganoon. Kaya pagdating sa research class po talaga napakalaking pagsubok. Pero syempre, dahil nasa curriculum nila at matututo rin sila somehow. Hindi nga lang po natin masyadong sigurado kung paano directly makakatulong sa kanila yon. Pero nakikita talaga natin na iba po yung focus ng mga bata. So sana
pinag-aralan din na hindi lahat ng, para sa akin, personal ko lang po itong opinion, ng research hindi siya ipapasok sa lahat ng mga specialization or strand ng mga bata. Sir, excuse po. Yes po, sir po. Sir, since nagtatanong po kayo kanina, yung isa po yata natin kasama is asking po, no, regarding the possible topics po for PBL po. Students. Yes po. Kasi po, we share the same, ano po, the same concern, no? Kasi po, as a research teacher, usually po, no, I've been having a problem po when it comes to PBL po. Guiding the students in determining possible topics po for, kasi po, their strand is home economics and their specialization is naka-focus sa tourism promotion services and tour guiding services. And considering Pampanga, actually, that's also one of my, ano, no, of my sentiments po as a research teacher. Kasi yung po kanilang specialization is focused on those things po, tourism. Yet, hindi naman po sa ano, no, here in Pampanga, specifically in our place po, in Makabebe, we only have a few possible tourist destinations, and we do not usually have such such number of tourists po and tour guides po to serve mm-hmm. as participants or participants of the study po or tapos parati pa pong nilulubog sa inyo, no, sir, sa Makabebe, Masantol, no. That's why palagi po when we are already in the part po we're in, we already have to identify po yung topics nila, talaga nahihirapan po. Siguro po, dyan ko nakikita yung, I think dati meron tayong seminar sa DepEd Regional na sinasabi nila, yung pag-o-offer ng strand o kaya ng specialization, i-align mo din doon sa lugar, titingnan mo. Halimbawa, baka naman ang specialization ng mga, ito pala narinig ko po to kay Dr. Kapulong, ang ating regional director, when he was still my professor, one of my professors sa Holy Angel University, Ana. Bali yan po yung surname, medyo mapamiro yun, saka dire-diretso yan rin po magsalita po, Hana. Mag-ano ka ba ng, magtatayo ka ba ng salon, Hana? Mag-ano, ibibigyan mo ba ng tungkol sa pagmamanicure ang subject ng mga bata? Tapos, nasa ano ka? Nasa bukid ka? Anong gagawin nila? Anong gagawin nila doon? Mag-ano ba sila? Lahat ng mga kalabaw, imamanicure nila, ipipedicure nila. So, siguro po, parang naalala ko yung sinasabi mo na problema kayo kasi nga yung place ay ganoon, kumbaga, tapos pero ang specialization ng school ninyo ay doon sa tourism, sa TVL, kaya nga po siguro yun ang nakikita natin, no? Pwede nga po kapag sinasabi ko yung mga bata, buti pa sana kung fisheries or opo, ano po yung fisheries farming, ganoon, oo. Malagay ko po, dapat po talaga, no? Ano kaya yung dahilan bakit naging sa tourism po ang TVL ng mga students ninyo, no? Dahil ba kinonsider na ano bang tourism natin sa ano, yung mga devotion, no? Yung sa mga deboto, no? Sa simbahan, maano yung mga natin. Yes, sir. Yes. Rich kasi yung ano, yung area nila sa ganyan, eh. Yung masyado ng old yung culture. So marami ding dumadayo na mga turista, mga local tourists sa yes, area noon. Kaya naisip din nila yan. Sige, basically you can focus on that siguro po siguro, sir. The problem po. Sige po, sir. Yes, sir. But the problem is yung mga ganung pong events they don't happen po most of the time, no? Usually yearly lang po yung mga seasonal. So that's yes, why. Yes po. Oo nga po. Dito po dumadun sa. Oo. Oo po. Pero ganun pa man kasi hindi naman nakadepende yung ano sa mismong lugar mo kasi gagamitin mo naman yung inaral mo. Hindi dun sa lugar na yun eh. Pupunta ka ng ibang lugar para matrabaho mo yun, mapakinabangan mo. Hindi ka naman mag-i-stay talaga sa lugar mo. Kaya hindi siya entirely opo. Dependent din sa dun lugar sa place, kung no? Saan ka. Oo. Sa bagay kasi, po. Kagaya niyan, na nag-aral siya kunyari ng sa tourism. So, pwede siyang makapunta ng malay mo. Makapunta siya sa bandang Cebu, bandang south ng Philippines. Marami siyang pwedeng gawin. Ganun opo, yun. Opo. At saka, yung challenge about yung ano yung magandang, sabi ni Ma'am Helena Joyce, sabi niya, ano pong magandang strategy sa mga TVL students and topics po na related sa strand nila. Ako kasi, yung sa amin, hairdressing nga, ano, nagmamasahe, masyadong limited ang topic eh. Na sila bang ilang section, pare-pareho, tungkol sa pagkukulot. Oh, kaya, ano ba yung
So ang nag-ini-expand ko yung horizon, parang hindi ko sila nilalagay na dekahon lang kung anong meron sila na strand sila. Hindi ko nililimit doon. Kasi pag nililimit mo doon, konti lang ang maiisip mong topic. So widen their horizon. Kung ano yung, di ba, number one, ano is, ano bang interest mo? Ano bang curious ka? Ano bang gusto mong malaman? So, pagbigyan mo siya doon sa gusto niyang malaman. So, pwedeng, kung gusto niya tungkol sa marketing research about sa marketing, ganun, na medyo i-connect mo na lang ng konti kung sakali, dun sa pagka-TVL niya, dun sa hairdressing, o ilan ba yung taong mahilig magpa, what's this, yung Brazilian, di ba, bago ngayon, Brazilian, o ilan ba nagpapa-Brazilian, ba, magsa-survey lang sila, ganun lang. Tama po. Tamang connect lang, no, Ma'am Bel? Yes. Anong edad nitong mga nagpapa-Brazilian madalas? Anong age bracket nila? Ganun. Babae ba? Lalaki ba? Ganun. Parang lalagyan mo lang ng konting connection dun sa ginagawa nila para magkaroon sila ng ano na, ay, oo nga pala, no. Researchable nga pala yun. Kahit nasa TBL ako. Oo nga, importanteng malaman ko na kahit sa TBL ako at ako'y nag-hairdressing, malalaman ko na ito pala ang pinakagusto ng mga customer, yung nagpapa-Brazilian. So in the future, kung magnegosyo man siya, maiisip niyang agad kung ano yung bagay na service na pwede niyang i-offer sa mga kliyente niya. Ganun, parang ano yan, yung parang nilalagyan mo lang ng konting relevance dun sa kanya. Yes po, yes po. Research niya. Very nice po, very nice. Meron ako naging estudyante po, Sir Richard, TBL. Yes po, ma'am. Ang ginawa nila, nag-experimentation sila. Naghanap sila sa, kasi nga, mahihirap itong mga TBL na to, no? Minsan nga, yung pagpapaprint lang ng papel, kulang sila. Nag-eksperimento lang ng ano, yung coconut oil, kung effective ba siya na pangtanggal ng kuto. So, pumunta sila sa community, naghanap ng mga batang makuto, at nagkaroon sila ng dalawang klase ng grupo, yung experimental at saka yung control, tinignan nila kung effective ngang matatanggal yung kuto, which is napatunayan naman nila na effective talaga si coconut oil sa pagkontrol ng kuto. Ayun, kahit ganun lang kasimple, kasi sabi ng ating education program supervisor, kahit simple lang, actually bivariate lang tayo, dalawang data lang na tinitigan minsan yung difference, kung effective ba to, hindi, ganun. Nakapako lang tayo dun yung curriculum guide natin Do not make it so much complicated to the point na umaabot ka pa sa, what's this, ANOVA, ganun, pang mga pang STEM na yung mga yan So actually, kahit po, simple lang tayo. Opo, actually po, dahil nabanggit niyo rin po yan, Ma'am Bel, siguro, advice ko na rin po sa ating mga magtuturo ng research po. Di po ba, alam naman natin sa sarili natin yung mismong kakayahan natin? Kasi there are things that we know, there are also things that we do not know as research teacher po. Kapag sa proposal pa lang ng bata, sa topic proposal pa lang, title proposal pa lang, dun pa lang, madedetermine mo na kung papayagan ko ba to? Kaya ko ba siyang i-check? Kapag bang, ay naku, correlational study yung ginawa ng bata, parang hindi ako komportable doon. Although, role natin, naturuan yung bata, di ba meron pong principle na sabi nila, you cannot give what you do not have. So, sa palagay ko, isa sa mga tips na pwede nating ibigay sa group, yun nga po, sa simula pa lang talaga ng research, kailangan talaga i-determine mo na hanggang matatapos kaya yung bata, kaya ko, ikaw sa sarili mo mismo, kaya ko bang i-assess yung paper niya. So yun po, possible po yun. Okay po, one last ano po, topic po before we move to the next po. Tayo po ba ay nagkakaintindihan na ang research, practical research 1,
ay tinatapos, sinisimulan, magsimula sa intro hanggang matapos ang study ng isang semester. At pagdating ng PR2, another research yun na quantitative na sisimulan at tatapusin. At pagdating ng inquiries and investigation, either pipili ang bata ng quantitative or qualitative na ibang study, or sa ibang mga schools, I think yata pinagko-combine nila mixed method. Kasi po parang meron akong narinig ito po, I won't name certain individuals or institutions po. May nakakwentuhan ako nung mga nakalipas na weeks po. Sabi nila, sir, ang ginawa kasi namin ganito. Sa PR1 nila, dahil naman po sir, mahirap po talaga yung research, ganito po yung ginawa namin sa school namin. Nung nag-PR1 po sila, pinagawa namin ang chapter 1 and 2, introduction and method, para hindi po mahirapan yung mga bata. Pagdating po nila ng PR2, dun po namin pinatuloy ang next chapters, yung chapter 3 and 4, pagdating na po dun sa results and discussion. So, ganun po yung ginawa namin. Tapos, hiningi niya yung opinion ko. Ako naman po, ang sabi ko sa kanya, unang-una po, ma'am, paano mong itutuloy ang PR1 sa PR2? Eh, magkaiba ang qualitative research at saka ang quantitative research. Kasi po, sa opinion ko, kaya nga po meron tayong curriculum guide. Now, although, actually, I am not comfortable with the word deviation. Siguro, that is a guide, but you can modify, but not deviate, kasi it's a guide coming from the central office. Bale po, ang ginagawa na, sa aking pagkakaunawa po kasi, kung titingnan mo ang curriculum guide, sisimulan mo ang research at tatapusin mo siya sa loob ng isang semester pag natapos ang PR1. Pagdating mo sa PR2, another research na naman yon na sisimulan mo ng intro hanggang matatapos ka. So, ganun po yung nakikita ko. What about in the other schools po? Tinatapos nyo po ba yung mga research ng mga bata? Anyone po who would like to share po? Kung hindi po, bakit? Kung oo, sa tingin niyo bakit kailangan tapusin po? Anyone po would like to share? Sir, sa amin po, in our school po, in Makabebe, so there are times po talaga, no? There are some semesters po na kung saan most of the time naman po, tinatapos ng mga bata kasi we require them to have their final defense wherein we invite panelists po from other schools po, no? And nangyayari lang po yun minsan, hindi po nila natatapos hanggang usually hanggang method po. Kasi considering our situation po here in Makabebe, like for in the past years po, there were some semesters po that our classes were suspended for almost 1 month, 2 months, ganun po. And we were running short of time. That's why we had no choice but to just require them to finish up to method po. So, hindi na po sila nagkakaroon ng ano, kasi wala po kaming choice eh. Papa. Sobrang ano po nung, even if we compensate those suspended days po or classes po, no? Dun sa Saturday classes, medyo nahihirapan po kami. That's why nangyayari po yun sa amin minsan. Pero given, possible, ano po sir, halimbawang walang mga technical problems or mga disturbances, interruptions, ganoon po, are you in the position na pinatapos dapat isang buong PR1, one research, and then isang research na naman for PR2? Yes po. Yes, sir. Okay. What about the others po? From the other schools po? So we can hear po sa mga kasama natin sa private schools or in the other schools division po, ano yung ginagawa ninyo? Kasi kung titingnan mo po talaga, ikaw lang naman ang teacher, hindi ka naman talaga kung ano yung gagawin mo sa classroom. Kung minsan, hindi naman talaga na-check yan, di ba? Ng mga supervisors natin, ng mga heads natin, lalo na kausap mo lang mga bata. Pero maganda rin po na napag-uusapan natin, ano ba talaga yung supposedly ginagawa natin? Tinatapos ba natin? Meron pa po ba? Aso siguro po walang sumasagot, baka tinatapos po nila. Pagdating po sa inquiries, ano po yung ginagawa natin? Sa amin po muna, no? Tapos po kayo, mag-share po kayo. Sa inquiries po, ganito po yung instruction sa amin. Kasi kung titingnan mo po, alam nyo po kung titingnan natin, ang inquiries na subject, supposedly ang teacher naka-relax na lang siya. Why? Ang pinakamalaking trabaho ng pagtuturo ng research, nasa kamay ng PR1 at saka nasa kamay ng PR2 teacher. Kasi sila yung
magtuturo talaga, nandiyan talaga yung discussion portion eh. Pagdating mo sa inquiries, ideally, yeah, sabi nga po nila, dapat chillax ka na lang kasi titingnan mo yung curriculum guide door nung, o yung guidelines sa inquiries, nagmo-monitor ka na lang eh. Dapat nasa part na ito, tinitingnan mo na lang. Pero wala talaga siya yung sa mga learning competencies na isa-isa ituturo mo. But that is the ideal. But in reality, hindi nangyayari yun. Pagdating mo sa inquiry, sa amin po, sa experience namin, magtuturo ka pa rin. Kasi yung mga bata, may bakasyon lang bagya, nakalimutan na lahat ng PR1, nakalimutan na rin ang PR2. Kaya pagdating mo sa inquiries, hindi uso yung relax-relax kasi magtuturo ka pa rin. Although ang ginagawa namin sa PHS po dati with Ma'am Delpoint and other teachers, pipili lang po kami ng isang method kasi sabi ng supervisor namin sa senior high school, sobra na, masyado ng sobra kung papag-mix method mo yung mga bata. Kasi yung mga sa graduate school nga, sa graduate school nga, pag mix method talagang mahirap-hirapan din sila eh. At saka sabi ng supervisor namin, once na pinag-mix method mo sila, parang sinabi mo na expert sila sa quantity, expert sila sa quality, to the point na kaya nilang mag-mix method. Kaya po ang ginawa namin na yun po, pagdating sa inquiries, isang method lang po, pipili po sila, but that is another research po, another topic po siya. What about in the other schools po, ano po yung practice natin? Wala pong mag-volunteer or gustong mag-share? Sige, Sir Richard, may kukwento ako. Sige po, ma'am. Mayroon akong naging experience sa pang-apat ko ng taon na pagtuturo ng research na there was a time na maraming walang klase, yung madalas na walang pasok. Opo. No? So yung nangyari is hindi kami natapos hanggang proposal lang kami. Since nakita ko, parang nakikinita ko na magkukulang ang oras namin, so ginawa ko, pin-repair ko sila kung ano yung sangkap ng research proposal, which is only 2 chapters, di ba? Introduction lang and methodology. Yung methodology niya man is futuristic eh, kasi pinaplano pa lang niyang gawin, no? So, awa naman ng Diyos, kahit hanggang proposal, umabot kami. Pero ideally, kung akong tatanungin mo, dapat talaga matapos nila. Kasi pagdating ng inquiries, uulit na naman yan para alam niya kung ano yung gagawin niya eh, di ba? Opo, yes. Kaya po lang, minsan, hindi natin makontrol, no? Beyond our control, nangyayari talaga. Nagkukulang sa oras at depende rin sa hawak mong section, lalo na kung, bawa, may section kang ma-handle na ito, realistic ito, ah. Observation ko, kay PHS ka, kay ano pang eskwela mo, makaka-experience ka na yung mga estudyante mo, pinupokpok talaga. I mean, yung pinupokpok na matagal silang magbigay ng output sa'yo dahil gawa ng maraming factors eh, kung bakit nangyayari yun, no? Kaya kahit man lang, pagka nangyaring ganun, kahit man lang makapag-proposal sila at madepensahan nila sa panel, bakit yun ang gusto nilang gawing research? Para sa akin, kung ganun ang sitwasyon, pwede na yun. Magsusuffice na yun. Yes po. Mm-hmm. Thank you so much po, Ma'am Bel. So ngayon po, we proceed po sa pangalawa nating topic. So yun po yung mga ginagawa natin nung wala pang pandemic. Kaya lang po, syempre, sino bang mag-aakala na sa tanang buhay natin, kami po pala, bata pa kami, mga nasa mga 25 to 30s pa lang kami. yung mga kasama natin, medyo may edad na. Sino bang mag-aakala na sa tanang buhay natin na sa ganitong ay makakaranas tayo ng pandemya, no? This is a different case po. Kaya nga po, affected din po yung education system natin. Sabi nga po nung mga surveys na nababasa ko, mga studies, na napakalaki ng pag-decline ng enrollment. Not only in the basic education in college, even in the graduate school. Marami pong mga nagma-masters or nagdo-doctors ngayon ang hindi nag-e-enroll kasi parang mas concerned pa nila pang survival na lang ba? Bakit kung ipapasok yung pera ko sa graduate school, napaka-uncertain nga ng panahon. Hindi mo alam kung ano yung darating bukas, kung ano yung mangyayari bukas. So, kaya nga po, even in the graduate school, sabi nga na affect even the education system. So, sa atin po ngayon, bilang mga guro ng research, paano po yung mangyayari sa atin ngayon, given na meron pong pandemic?
ano po yung mga perceived challenges natin. So ako po muna mag-share ako ano ba yung mga nakikita kong mga hamon dito sa pagtuturo namin ng research. Kami po kasi sa DepEd San Fernando, I do not know kung ganun din po yung ibang mga sa ibang mga DepEd schools natin. I think sa mga private schools naman meron silang mga other learning modalities. Kami po mga ano lang po yung SciPacks, yung self instructional packets po, kung saan detailed, super detailed po siya. Lahat na ng super duper isama mo na doon. Super duper detailed po siya na lesson plan kung saan nandun na lahat. Sinasabi mo na lahat ng instruction mo dun sa bata, ano yung gagawin mo. Kasi nga, parang ang presumption nun, hindi mo makakausap ang bata online. Hindi mo siya makakausap via text, hindi mo siya makakausap via social networking. The presumption ng SciPacks ay, hindi mo talaga makakausap ang bata, kaya lahat ng gusto mong sabihin, lahat ng gusto mong ipagawa, linawin mo, isulat mo doon sa lesson plan. So, pagdating sa'yo nun, pagbabalik sa'yo yung lesson plan na yun, makikita mo na lang ano yung mga naging pagtugon nila sa mga activities nila. So, yun po. Isa pong malaking hamon sa atin ngayon, siguro, yung mga ibang mga estudyante, we can connect to them sa social networking sites or sa ibang mga paraan. Pero supplemental only. Kasi meron talagang mga bata na hindi mo talaga marireach. So, napakalaking hamon po yun. Paano mo ituturo ngayon ang isang napakahirap na subject na research nang hindi mo talaga nakakausap yung bata na kailangan? Minsan nga, kahit nga sa classroom discussion, face-to-face, di ba? Diniscuss mo na lahat ng bata, ang dami pa rin itatanong. What more pa kaya ngayon na hindi natin na kaharap yung mga bata? That is one po. Another po na sharing ko, paano kaya yung, kasi pagbalik sa'yo ng mga activities, sigurado maraming mga assessment yan, maraming i-check dyan. Dito pa naman po sa amin. Ano po ha, off the record na lang po. Dito sa amin, sa division namin, ang instruction sa amin ay isang bata, isang research. So imagine mo po kung halimbawa, 7 sections ang hinahawakan mo, bawat isang section meron kang 40, sabihin mo ng, okay, babaan pa natin, 30 to 40 students bawat isang section. At ang instruction sa amin ay individual daw ang research ng mga estudyante. Kaya nga ini-imagine ko, meron tayong isang kasamahang teacher nag-comment po na, although of course we're not going to mention the name, sabi po niya, ayan kasi ang problema, yung ibang mga nasa taas, hindi nila naiintindihan kung ano yung pagtuturo talaga ng research. Kaya try kaya nilang ilagay yung sarili nila doon sa lugar natin. Minsan nga po tayo, di ba kanina, isa sa pinag-uusapan natin, sa groupings pa lang, kung apat sila, kung tatlo sila, habang binababaan mo, ay nahihirapan ka kasi nga yung sa pag-assess. What more pa kaya ngayon na yun nga po, gusto nila individual. Ako po, sinuggest ko sana nung meeting namin, ganito po sana yung option. Kung syempre po, kasi yung talagang online, sabi ko nga, yung online na pwede mo silang makausap online ay supplemental lang. Pero let us presume na yung mga bata hindi natin makakausap ng online. Possible kaya na, alimbawa, kung 40 sila, tanungin mo, sino sa kanila yung pwede yung mag-groupings? Alimbawa, kung sinabi ng mga estudyante na out of 40, merong 30 students na kaya nilang mag-groupings. E di ang problema mo na lang na individual, yung 10, at least yung 30, medyo naligtas ka na ng konti sa pag-check ng individual sa kanila. Although yun nga po, ang medyo mahirap sa amin, there is an instruction that we need to do that individually. So yun po yung nakikita po natin. Tapos, yun nga po, magta-title defense pa ba tayo given na mayroong pandemic? Online ba? Paano yung title defense ng mga bata? Yung proposal defense nila, final defense nila. Plus, yung months natin, kung titingnan mo, kung magsisimula po tayo ng October 5 sa ating mga sa DepEd schools. Although private schools yata, nagsisimula na sila. Kung October, ilang months pa kaya per quarter? So, marami pong mga perceived challenges talaga. What about the other ano po, the other schools po or the other division offices? Sa mga kasamahan po natin sa mga private schools, ano po yung mga perceived challenges ninyo? Ano kung dati ganito yung ginagawa ninyo sa research classes, ano yung paano niyo nai-imagine ang gagawin niyo ngayon sa research classes given na mayroong pandemic? At ano yung mga nakikita niyo, yung mga perceived challenges ninyo sa paparating na pagtuturo natin ng research classes? Anyone po? Si Ma'am Rosalie kaya. Ma'am Rosalie, are you there?
Anyone po? Oh, that is one challenge po, Ma'am Bell, no? Talagang nawawala, di ba? Hindi natin alam kung nandyan pa. Oo. Pero, alam mo, Sir Richard, yes, po. Kumbaga dahil ngayon lang nangyari to at mag-uumpisa pa lang tayo, hindi pa natin talaga alam kung ano yung pwedeng mangyari sa research. At saka, nagkaroon man ng directive sa taas na kailangan individual yung research per bata. Diba, we have to employ yung SMART. Diba, kailangan attainable yung ginagawa natin, diba? Measurable. So, measurable. Hindi naman dahil sa sinabi na gano'n na individual is susundin mo kung hindi mo kaya, diba? So, siguro minsan nasasabi lang ng nasa taas dahil gusto nila na magkaroon ng quality yung pagtuturo natin sa bata, lalo na ngayong COVID. Actually, ang main reason po na, ang main reason na nagamit doon is yun nga, dahil paano ka nga mag-groupings kung hindi nga nagkikita-kita yung mga bata. Kasi once naging groupings mo daw sila, that necessitates na may kakayahan sila sa online learning. Parang ganun po yung pinaka-main reason doon. What about po ba sa other schools division offices po? May mga instruction na po ba kung na-receive kayo kung paano yung attack ninyo sa research classes ninyo? Mm-hmm. Sa Division of Pampanga po, sina Sir Ariel, sina Sir Raymond, paano po, may instruction na po ba sa inyo from your DepEd Pampanga halimbawa? Paano yung good evening po, sir. Good evening po, good evening Sir po. Sir Raymond. Oo. So far po, wala pa pong memo or directive po from the SDO. Actually, sir, yung mga nakikita ko nga pong at nabanggit nyo pong challenges, definitely yan din po yung mga nasa isip. At syempre, nag-worry din po as teacher. Yes, ano po nga ba po yung magiging way on conducting this ano researches? Tsaka nga po, alam nyo, habang ginagawa po yung mga detailed lesson plan po, yung mga SciFax na po yan, habang ginagawa sila, pagtitingnan mo parang pag ginagawa mo, enjoy ka na, gusto mo, maglalagay ka ng activities sa part na ganito, maglalagay ka ng activities. Kumbaga, parang isang week na lesson lang, ang dami mong activities, only to realize na pag bumalik pala sa iyong mga yan, naku, ang dami mong i-check na paper. Kasi unlike before na nung nasa normal, nung nasa face-to-face classes pa tayo, may mga bagay kang tinatanong na hindi mo naman kailangang i-record, na kailangang isulat. Formatively, tanongin mo lang ang bata. Ngayon, lahat ng itatanong mo babalik sa'yo in the form of writing that you need to assess also. Kaya nga po yung... Sir, Dr. Richard, tanongin natin si Sir Raymond Malyari kung sila naka-ready na SciPac sa Pampanga Division. Paano po ba yung LDMs ninyo, Sir Ariel, sa division ninyo? Mga learning delivery modalities ninyo? Self-learning modules po yung gagamitin. SDO ano po? Sa division po. May mga ano po, may mga module writers po, mga teachers po of research. Okay. Sila po nag-design, craft, tapos po, yun po. For that's for PR1 and PR2. Tapos po, ibababa na lang sa school, sir, ganun. Yes po, i-upload po sa aming learning learners. Ang swerte nila no, ma'am, saka uniform sila no. Sa amin po kasi hindi ganun eh. Mga teachers sa school level lang nagpe-prepare talaga. Kanya-kanya sila ng preparation. Sa inyo may mga module writer po kayo no, sa division? Yes po. Or PR1 and PR2. If I'm not mistaken, Sir Ariel? For the III, I think they have already come up with modules also. Kaya they are not yet uploaded dun sa link na binigay. Opo, kasi nga wala for pa sa portal. And then in addition to that po, I think besides the modules, I think SDO Pampanga also has supplemental TV-based instructions. Yes, I think we share the same station po for that, CLTV, yung sa iyo po, yung Fernandino Kids and Teens po, no, sa Pampanga yung ano po. Mm-hmm. Pero I think that's something na kaya nga supplemental lang. Oo. Actually, doon pa rin talaga mag-focus po doon sa module. Opo, totoo po yan. Sige po, sir. Sige po.
Upon, ano po, actually, I have already browsed po yung ibang modules while we were printing. Yung actually, isa rin po na sa mga isang malaking question po sa akin is that how would be the setup, no? How we would conduct yung pong klase natin considering the situation po, and naka-focus lang po halos dun sa module. Although wala pa pong katulad sa inyo na binibigay sa amin na directive, our division hasn't given a directive yet on how to conduct specifically yung pong klase, particularly po in terms of the ano po output, no po. Kasi doon pa lang po sa normal setup natin, specifically in terms of gathering of data, our students are already having a hard time po. What more pa dito sa ano natin, and considering the capacity of some of our students in the public schools po, not all of them have the means po to connect po online, no? Actually, meron po kaming isang group po nung nagkaroon sa 3Eyes po, no? Meron po kaming isang grupo noon. Yung po kanilang research was focused on tourism, what do you call that? Yung pong yung mga agencies po na nagpo-provide ng ano po, tour services, something like that. And since sa Makabebe, limited lang po, nilawakan nila yung scope, no? Nagpunta ng Apalit and the other nearby, So, the only they had was to conduct the survey po through online. And doon po medyo nahirapan talaga sila, no? That's why they really had to go personally po. Kasi hindi napapansin yung kanilang mga messages sa mga sa mga email and accounts po ng mga ano. And yung po nakikita kong problema pagdating ngayon, no, sa new setup na po na to, if ever that yun nga po na our students will be required to come up with, kahit dun sa research lang po na naka-group sila ng apat or tatlo, no po, kahit hindi na isa, it's really a big challenge po on the part of the students po, no. Considering the new setup po ngayon na bawal yung face-to-face. Pero kung titingnan po natin yung mga modules natin, ano sila? Hindi sila nag-a-adjust, di ba? Sorry to say this. Yes, sir. Yung mga modules natin ay kung paano dapat gawin ng research as if walang pandemic, ay ganun din ang mga modules natin, no po? Kaya nga sabi somehow na... idealistic. Opo, kaya nga I agree with you na noon nga walang pandemic noong face-to-face tayo, difficulty, nakagrupo pa yung mga yan, face-to-face pa. Ngayon pa kaya na mayroong pandemic? At kung titingnan mo nga yung mga modules, yun nga palang modules, parang napansin mo, hindi naman talaga sila nag-adjust eh. Parang ang mas dinamihan mo pa yung pinagawa mo doon, kasi nung ginagawa mo yung mga module, nag-i-enjoy ka na. Dapat malaman nila to, dapat may activities sila, di po ba? So yung mga ganoon po. Nabawasan pa nga yung mga competencies eh, na lalong parang nagkulang yung dapat nilalaman. Yes, ma'am. Na ano po, na the competencies were trimmed down dun po sa ating mga MELCs, no? Kaso, like for example, sa isang module po, for instance, if it has to cover one MELC or two, we have to expound, or we have to maximize yung pong mga activities. Just imagine in one module, we have at least mga 14 to ano 10 to 14 activities po. Opo. That are incorporated in one module only. Tsaka, kaya talagang medyo opo. Ang tingin ko diyan sa mga MELCs na yan, 'di ba medyo alibaw sa research natin, meron tayong mga MELCs lang. Kahit na sinabi nilang mga tinanggal na namin yung ganitong lesson, pero pag tinuro mo kasi yan, buo yan, 'di ba? Hindi mo naman alam. Tingnan mo kasi yung mga MELCs nila. Halimbawa, sabi nila, lalampasan na natin itong halimbawa lang po, no? Lalampasan na natin itong sa discussion ng variables. Tanggal na natin yan para sa MELCs, ito na lang matitira. Pero bago mo matuloy yung research, bago mo siya mabuo, lahat yun pagdadaanan mo, di ba? Kaya nga, kumbaga, tuturo ang, mo pa rin. Oo, ang sa curriculum guide, nahati, pero kapag ginawa mo yan, tuturo at ituturo mo pa rin. Kaya nga po na-trim yun yung... Na-trim down lang yung material. Yes po. Pag pinagawa mo naman sa bata, hindi naman naka-trim down sa bata, di ba? Titingnan mo rin po yung kabuuan niya. So, ito pong mga perceived challenges natin na ito na, yun nga, sabi nga natin, wala pong isa man sa atin ang nag-expect. Pero siguro, ang final ano ko po dito, ang final question ko dito, how do we really face them? Are we really prepared?
Sino ba yung prepared po? Halimbawa, ang DepEd po ba? Prepared kaya siya? Gaano po ba talaga tayo kahanda? No? Sino po ba yung masasabi natin na talagang ready na sa nangyayari na ito? Ako po, natutuwa po ako that you've attended this roundtable discussion po na, yun nga po, sinuggest ito ni Dr. Angelita Romero na kasama natin ngayon. Napakaganda po, at least nakikita natin yung mga practices ng from different schools. At saka malay nyo po, tayo-tayo rin ang magtutulungan. Kapag kayo po sa Holy Cross College po dyan, kung mangailangan po kayong biglaan ng mga magtutok, mga magpapanel, at least po meron kayong circle, meron tayong network na, oh sir, pwede ka, o ganyan. Ay, hindi ka pwede, pero marami kang pwedeng tanungin kasi it's a group tayo na tayo yung nagtutulungan po. Napakahalaga po kasi ng pinapalawak natin yung research network natin, lalo na sa ganitong pandemic na walang kasiguruhan, no po. Sir Richard. Yes po, Doc Richard. Yes. Kwento mo paano yung naging biglaan nagkaroon ng pandemic nung nabitin yung defense ng mga bata. Anong paano nag-defend yung mga bata? Ay naku, nag-online defense online. Po yung mga bata. Sino po sa'yo yung nakaranas na ng online defense po nung I think dumating po yung pandemic sa atin mga March, no, magtatapos ang klase. Mm. Merong mga nabitin talaga, merong ako pa naman yung pag final defense po talagang pinabonggang-bongga yung venue, nag-invite ka pa ng mga panel members. Diyos ko, pag mag-invite ka ng mga panel members, syempre titingnan mo yung schedule nila, maka-adjust. Tapos bigla-bigla, yun nga ho, may mga suspension ng classes. O yung mga bata, mga pin-prepare nila, lahat yun, wala, punta sa online defense nga po. So yun po. The others po, gaano po, sa private school po, can we hear po, sir? Sir Arden, nandyan po ba kayo? Alam mo, yes, Sir po. Arden, yes, yung pinsan ko, naging estudyante mo raw sa Holy Cross, si Prince Christian, dyan lang siya sa Villa Luisa Subdivision. Nakuwento ka niya. Ah, okay po. Okay po, sir. Yes, actually po, I am with my colleagues, Ma'am Lovely and Ma'am Claresca Chan. Yes po. Yes po. Paano yan, po actually, yung preparation sir, ninyo, sir? Preparation ninyo sa private school kasi I've invited si Ma'am Let, sabi niya sabihin niya sa mga research teacher si Doc Let. Sige po. Ah, okay po, okay po. Actually sir, isa po sa pinagmamalaki ng Holy Cross College na sinasabing nakaplano na po actually yung LMS, yung learning management system, yung sariling system po ng Holy Cross College na yun po. Yun yung gagamitin namin na platform to have online classes po sa mga estudyante. Kaso, ang isa sa mga nagiging problema or parang kakaharapin namin na challenge or one of the challenges na pwede namin ma-encounter along the way while using the online class or yung LMS namin, yun nga kung minimension nyo na paano namin gagawin or i-conduct yung discussion, paano namin i-conduct yung mga processes or procedures in conducting research, kung na-mention nyo po kung online presentation ba or kung online defense ba. Opo. So, hindi pa po kami parang used dun sa ganong setup. So, parang yun po yung nakikita namin na isa sa magiging challenges or one of the challenges na pwede namin ma-encounter along the way. Plus, yes po? Yun, sige po, yun sir. Nga, sir. Parang, yes po. Parang even we have this LMS or the learning management system, parang sa tingin po ng iba na magaan para sa amin na mag-discuss, even naka-online lang, pero parang yung burden ay nasa part naming mga teachers na parang ma-assess, paano namin ma-assess na natututo yung mga bata while we are conducting our classes through online, while we are using the system sa pag-discuss ng research ko. Parang yun po yung pinaka nakikita ko na perceived challenge sa aming mga senior high school teacher. Though we are actually used in the dun sa paggamit po ng system, yes, yung po. Paano yung mga estudyante ang gagamit dun sa system. Though first time po nilang gumamit. Tsaka yung mismong procedures ng research, no? So parang nga nakikita ko po sa sharing mo, sir, ready na yung mga equipment, ready na yung mga facilities, pero yun mismong yun nga yung knowledge of the procedures mismo. Paano ba talaga yung mangyayari?
yun, napakalaking hamon sa atin. Kami naman, sir, kami po, although sa mga public schools po kami, yun nga po, we can collaborate po. We can participate yes, po in sa libreng training, yes, ganoon. Ano ba yung mga ginagawa? Although yes, hindi pa naman po kami yung mga ganong mga batikan, pero we can help one another po sa mga ganun. Yes, sir. Yun po. Okay po. Sige po. So, meron pa po ba? Sige po. Sir, Richard. Doc Angelita Romero po. Dr. Renegade po. Thank you for inviting me. Yes po, Doc. May I ask some questions? Yes po, Doc. Yes po. Sa akin po ba, Doc? Hindi po ba pwedeng sa iba itanong? Actually, you had a very, sige po, had a very interesting discussion. And I got a lot of information na useful when we teach research. You know, it's really a difficult subject. So what I'm interested in is, first, what will make a teacher in high school qualified to teach research? Research is a subject just like English, mathematics, etc. And to be a teacher of mathematics, you have to be a major in math. To teach English, you have to be a major in English. Now, what special preparation does the teacher of research have? It's good if some BS graduates did some baby thesis during their bachelor's degree days, yes, but some did not. I know for a fact that at PNU, the BE Ed, in certain courses, they were made to do a baby thesis, but not in all courses. So I'm not very sure if these teachers, you know, if these teachers are comfortable in teaching the subject, some are, and they're willing to do self-study over and above the things that they know. Yes. Of course, during college days, in UP, for example, their English is very difficult. It's more on research writing. They don't up English 1 or English 2. They don't have grammar anymore, but they teach research skills. So itong ating mga teachers, it's good they're willing to do research. But in comparison with the teachers who majored in their areas of specialization, may talagang preparation, pero sila wala. So talagang double time sila. They have to study. Yes po, yes po. Like, for example, si Madam Lusong, it's very good. She can enumerate all the research designs. Now, magaling po yan. Magaling po si Ma'am Bell. This literature, di ba? How many, unless they do self-study, of course, they can do self-study. Yes po. Pero isang point po, what are the qualifications? Can anybody, how do you select teachers to have the research subjects? Now, the second point is, what preparations, what are the preparations for the high school student in grade 11 or 12 to do research? Is it a full cycle thing that they have to produce as an output where they have to do literature search? You know that takes time. You know that even for a thesis writer, the proposal stage lang. Minsan, naabutin ka ng, mabilis ka na kung buwan semester, nabuo mo yung proposal mo eh. Diba? Mm. Even just the gathering of literature, that's the most difficult thing I have experienced in advising students. So, ano ang preparasyon ng ating estudyante para makagawa ng research? Okay po. So, meron ba silang subjects na tinake before? They are made to do research. I'm not familiar with your curriculum. Yes po. Okay po. Practical research tayo meron. So yun, ang pangalawa. And then, you can answer me. Ubusin ko na yung pangatlo. Ano? Sige po, Doc. We make students do research. Now, ang observation ko, even at PNU when I was a full-time person there, research is not very attractive to faculty members. They would rather teach because after teaching one subject, tapos na. Pero sa research, iba. And then, the compensation pa noong time ko noon,
it's less than the teaching than one teaching load. Parang may percentage pambawas kasi non-teaching daw siya. I do not know now what's being done. So kung yung subject na research, hindi man equivalent ng you are made to complete the research in one semester, but your pay is less than the pay that you will get for teaching an equivalent course for one semester. So, anong gagawin ng faculty? Ay, mag-teach na lang ako. Paglabas ko, tapos na ang trabaho ko. Yan, ang hirap po gumawa ng research. Baka hindi po matapos, hindi po ako babayaran. Yung mga ganun. So, it's not attractive. Unless incentives, there will be an improvement in terms of incentives to be given to the teachers. Now, itong high school student, gagawa ng research, well, of course, they will do it because it's required. Now, but other than that, other than the extrinsic motivation, how do we make them love research? Because ito, favorite title, favorite na ano ni Richard ito, embracing a culture of research. Yung ini-embrace mo, they love to do it, not because they're required to do it. So how do we motivate them para early enough, para pagdating nila sa college, they have that interest. You have stimulated, you have whetted the desire to do research. Yung sense of inquiry nila, madidevelop na. How do we develop that? Kasi kung i-require mo, susunod at susunod yan. Hindi sila gagraduate eh. Pero hindi yata maganda doon. Paano nating, well, mahirap talaga ito. How do we motivate people? How do we make them love something which otherwise they would not love to do? Yun ang definition ko ng motivation eh. You don't like to eat vegetables. How do I make you like vegetables? How do I motivate you to do it? So, itong mga batang ito, naiisip ko kasi, lalo na ngayong in relation to that MELPS na question namin yun. One time I had a session with some PNU faculty sa Zoom. Nag-request ako, can we discuss the MELPS, the most essential, di ba? Ano yung MELPS, most essential learning competencies po. And because I heard one teacher doing it, I think she was assigned to do it. Halimbawa, sa isang subject, there is a long list of competencies. So, yung main process na ginagawa niya, reduction. Cancelan na natin ito, alisin na natin ito. So, I asked, ano bang framework? How are you going to simplify the curriculum? What's the framework? So ngayon, ang laboratory school ng PNU, may ginawa silang paraan. It's not, they had to think beyond that reduction. Actually, tama ka, Richard, when you discussed it a while ago. Actually, you cannot reduce something. Yung sinasabi ninyo kanina ni Mrs. Losong, pag ginawa mo ito, doon lang puputulan bigla yun, talagang may gagawin ka pang kadugtong, di ba? Yes, hindi po, mo yes, mababawasan po yung competencies. Kasi may kadugtong talaga yon. So, hindi ganun ang ginawa nila. Just to give you an idea, may horizontal integration sila. Halimbawa, nag-usap yung science teacher, nag-usap yung literature teacher or reading teacher, sasabihin niya, di-develop ko ngayon, literary criticism, critical thinking. Sa science, may critical thinking ka rin. So, pwedeng mag-merge sila sa competencies na yon. Hindi mo na masyadong i-repeat sa isang subject. I mean, may mga cognitive processes which are developed in some subject area, nag-uiba lang sila sa topic na pinag-uusapan. But when it comes to the thinking skills, pareho din. So meron silang ginawang ganon. Walang inalis na competencies, pero merong halong integration. Interdisciplinary ang ginawa nila. Ganon. Hindi reduction ng per subject, and then thematic. Alimbawa, dito about environment, pati sa English environment, pati sa science environment yun, nagganon sila, thematic ang ginawa nila. All subject matters naman, subjects are taken care of, and they stuck to it. The cognitive skills, the linguistic, language processing skills, nandun pa rin. Yung problem solving skills, nandun pa rin sila. Ganun. So yun sa MILP. Ngayon, yung high school student, have you ever considered the problem-based teaching approach? Yung naka-relate sa community problems. And then, yes, tapos, halimbawa, sa isang subdivision, bakit ba itong mga teenager na ito mas kusaan nagtatapon ng basura?
I mean, so you make them sense a problem and they do research on that problem. Para, I mean, they're very much engaged and involved in what they're doing. So, yung pagsulat ng research, kasama yung English teacher, yung science, kasama rin sa cleanliness, sa hygiene, yung problem-based, the community is a learning community, involved ang buo. Siguro, mapifeel nila sa paggawa ng research, talagang merong utilitarian value yung ginagawa nila, hindi lang yung academic requirement. So, yun lang, mga thoughts ko lang ito, but I know, kung ako nasa sources ninyo, alam ko mahirap yung gawin yun. Nasasabi ko lang ito, but I do not know how I'm going to do it in the classroom. So, yun lang ang points ko. Okay, sa ginawa natin discussion, mahirap talaga, mabuti si Richard, yan talagang, ano, pagkain niyang research eh. Hindi naman po daw. Embrace niya tightly ang ano, eh very contagious naman ang enthusiasm niya. At least na-invite niya yung marami. Contagious na yung enthusiasm. You exude something that your audience captures. They become interested in research. Kanya nga nagpe-feedback ako sa kanya, why don't you do this and that? Yes. Para mapalawak mo pa yung audience mo. So thank you. Yun lang ang points ko. Thank you so much po, Doc Romero. So, clarify lang po natin ang mga unang tanong po ni Doc Romero po sa atin ay isang napaka-crucial na tanong, the qualifications. Yeah, I think you need not even answer me. Yun lang ang problema ko din. Yes po. So, okay. Probably then this will be an ongoing kind of activity. And that's very nice. Yes po, Doc. Yung continue sisinahin, you continue doing it. And eventually, all the this problems, unti-unti, mahaharap din natin. Ganun naman. Yes, po, Doc. Hindi naman overnight na nasusolusyonan ito eh. Di ba? Yes, po, and motivation is something that's difficult. You cannot force somebody to like something. Ang hirap eh. Opo. Sige po. Recap lang po dun sa mga tanong ni ma'am po. Isa po sa mga pinaka crucial na tanong ni ma'am na palagay ko ay crucial din na sagutin natin kasi sabi ko nga po, kahit naka-ready na yung lahat, kung yung mismong magtuturo ng research ay hindi naka-ready, anong klaseng pagiging ready yon, di po ba? Napakahalaga po ng role na nating mga guro. So yung tinatanong may po niya, qualifications yes kayo po, pala. May qualifications po yung pang pagtuturo. So yun po yung sasagutin po natin ngayon. I think Dr. Leonilo B. Capulso, the president of Beyond Books Publication, would like to answer po. Sir Doy. Saan publications yan? Saan publishing yan? Sa kanya po yung Beyond Books Publication po, located po in Makabebe, Pampanga. Isa pong magaling na researcher. Sir Doy, nandyan po kayo? Sir Doy? Doc Richard, good evening. Hi, good evening po, Doc. Alin po sa mga tanong ni Doc Romero ang gusto niyong sagutin? I think I'll try to... Pwede pong lahat na. Which one? Once again, good evening, everyone. Good evening, I would like to commend Dr. Richard for gathering people like this, those people who really love research, I suppose, and to give some insights to the questions raised earlier. I will be answering that based on a personal note. Yeah. Madam, I conducted two research actually, which will touch those topic you raised. One of the research that I published is on the lived experiences of senior high school teachers teaching practical research. Because you were asking about how do DepEd choose research teachers. Based on curriculum, a practical research 1 and practical research 2, I suppose, belong to different area. Practical research 1 belong to languages or to UMS, while practical research 2 belongs to sciences and mathematics group. That is why normally, based on my observation, those who are supposed to teach practical research 1 are teachers from the languages department. As long as you are an English teacher or belong to a group, you are actually qualified to teach research. As for the competencies, don't language related. Yes, po, madam. Actually, madam, the
The practical research one is part of the subjects under English. English subjects. Practical research two is actually one of the subjects under mathematics and sciences group. Pero when you were asking, do we have a particular qualification? Wala po. As long as teacher po siya nung strand na yon, ay pwede siyang magturo. And I think this brings to my conducting of research as to the experiences, particularly the challenges of teachers teaching research. They would be telling me, madam, that for example, a mathematics teacher who will be teaching practical research too, they might know statistics, but they have a hard time teaching the technicalities of research. Unlike Dr. Richard, who'd been into research, research, as you mentioned, madam, earlier, really needs some technical skills as to the parts of research and the other way of conducting research. Even in the languages. So maybe an English teacher is good in doing thematic analysis as it involves narratives and sentence organization. But again, as to the technicalities of research, it needs another specialty. And that is why there was actually a suggestion that sana ang magtuturo ng research ay yung mga master teacher because we presuppose that they had already conducted their master's thesis. But unfortunately, it's not the case. Ay, hindi ko sasabihin, pero sa eskwelahan namin, ganun po yung nangyayari. Not all master teachers are handling research. That is why, during the conduct of the study, there were suggestions which were raised that Sir Doy dapat yung nagtuturo ng research, mga master teacher, because they have already conducted research studies. Unfortunately, it wasn't the case. And that exactly the reason why another challenge that was experienced by these teachers were they lack technicalities in conducting research. As to the English teachers, they need statistical skills. That is why they were asking to have, for example, an SPSS capacity building, which is very difficult to provide if you are not skilled in doing SPSS, and if you have to hire somebody, it takes a lot of money, particularly if you're going to use an original and license application. That's one for the first question, I think. As to the preparation, madam, you were asking for the students. Were students prepared to conduct research prior to senior high school? I had encountered some junior high school students who told me when I conducted enhancement capacity building, they said, there is an English subject in grade 10 which prepared students to do a baby research. That's how they call it. So they were actually, at least initially, exposed to different parts of research. But as to the depth of conducting research, I'm not so sure. But at least we have this preparatory subject. Then as to the last part, generally, madam, I think this is now my personal observation. The last study I just presented this week is on the research productivity of teachers in Central Luzon. My base data was my own SDO. We have more than 10,000 teachers in the division. We only produce about 100 full-blown research. That explains the scarcity of research productivity in our division. Then, if teachers with master teachers who are supposed to conduct research could hardly produce research, how do we expect our students, and sometimes they did, no, produce quality research when these people are supposed to mentor these students? But that's why it's amazing, and congratulations to all research teachers who really inspired their students as to completing research output per semester. No, Dr. Richard was actually asking, do you really require students to complete research in practical one, practical research one, practical research two, and I personally, I did, for a simple logic.
in PR1 and PR2, as much as we follow the MELC, we are required to discuss lesson from introduction to the discussion part or even up to the last part of research. If I only discuss up to methodology and I will not require them to finish, anong gagawin namin when I discuss already the results and discussion? It's very illogical. So it presupposes that all PR1 and PR2 subjects should have at least a full-blown research, but I think we adjust on the depth of research, just like what you mentioned, sabay nga ni Ma'am kanina. Siguro hindi sobrang komplikado, pero at least kaya nga siya practical research. Mm-hmm. We try to familiarize them on the particular parts of research. As to the depth, siguro saka na lang yung mga multivariate mo. Sabi nga ni Ma'am, kahit may variate lang, at least alam nila yung mga basic parts of research, yung variables, and so forth. Gustong-gusto ko yung diniscuss ni Ma'am kanina about paano natin ngayon patpagaanin yung subject. Sabi nga ni Ma'am, halimbawa sa English, nagdi-discuss siya ng critical thinking. Sa ganitong subject, we do it also. Another way of doing it, I share this to my good friends in Makabebe or in Santa Maria Makabebe, if they remembered na. Tama yung sabi ni Ma'am, another way, lalong-lalo na ngayon na nasa quarantine period tayo, is to integrate. Halimbawa, si teacher ng English, si teacher ng values, at si teacher ng ICT could actually integrate their output. Like, ang subject nila, halimbawa, yung topic nila sa research is on behavioral. So, pwede yung maging subject ni ESP teacher o ng teacher ng UMS o ng philosophy or whatever. Pagkatapos si English, sa kanya yung English construction, yung grammar. Si ICT teacher, sa kanya yung technicalities as to the animation and PowerPoint. With this, we minimize the stress. No, I've been giving webinars on online modalities, and many studies actually prove that online modality is really saturating and not sustainable. That is why we really have to be very creative. Kaya nga, congratulations to all teachers who are very creative. Ngayon, palang ginugulo na ako ng mga estudyante ko. Pero, good enough that the opening of the classes is being extended so that the department and the central office could really reflect as to the good modality we will be adopting. So, for us, for example, in the DepEd Pampanga, we started already doing our dry run, and now I am tasked to do the collation of the challenges and coping mechanism we've been doing. I think this is a good way to start reflecting, paano ba, particularly in research. No, I'm handling two research subject now, and I have not received yet the feedback from my students. From this, I can get, I think, insights as to enhance my own teaching of research. That's all for my end, Dr. Richard. Thank you for inviting me in. Thank you, Din. Dr. Richard, I'm done. Hello po. Ay, naririnig niyo na po? Kanina humihina, no? Ayaw po. Naririnig nyo na po, mga ma'am. Thank you po. Yes. Okay po. Gusto ko lang pong mag-add doon sa sinabi ni Dr. Capulso po regarding sa qualifications ng teacher po. Ito po from the experience po na ako po bilang dating research coordinator po sa Pampanga High School na isang malaking eskwelahan po at marami po kaming mga research teachers. Tama po yung sinabi ni Sir Doy, ni Doc Capulso, na yun nga po ang pagpili talaga ng research teacher. Kung titingnan mo, wala talaga siyang, sorry po ha, sorry to say this, sa public school po, wala po talaga siyang malinaw na sinasabi kung ano ba na dapat graduate siya ng ganyan, na dapat mayroon siyang ganitong naisulat ng thesis. Kasi alam niyo po, kung magmamaselan po kayo sa pagpili ng mga guro sa research, wala pong magtuturo. Kasi honestly po, tinatanggihan po ang pagtuturo ng research. Kami po, na-experience na po namin yung talagang parang ipipilit mo na lang baka pwede kang magturo ng teacher ng research kahit po na bago pa lamang yung guro.
maganda rin po sana yung suggestion na tama nga po yun na at least mga master teacher halimbawa o kaya nakapag-research na, nakapag-thesis na ng, sa mga masters nila. Pero kung magiging maselan ka po talaga, palagay ko walang magtuturo ng research kasi unang-una, wala namang mga teachers talaga ang ipipilit nila yung sarili nila na magturo ng research because of the complexities nga po nung subject. Hello po. Yes po. Tama po, Sir Richard. Yes Doc po. Richard, yung sinabi po ni Doc Leonilo, sumasang-ayon ako dun sa sinabi niya na kayong mga teachers na sabay-sabay nagtuturo, pwede kayong magtulungan. Kagaya nung nangyari nun, yung isang English teacher nila, dahil nga, syempre, magpo-proposal sila, no? Yung mga title nila, i-check mo. Mismo nag-volunteer yung isang English teacher na i-check niya yung title din na mga kanyang mga advisory class. Yung bang, tapos yung meron tayong math teachers, yung talagang naging teacher nila sa statistics, chine-check din yung mga bata kahit hindi na silang nag-handle sa kanila at that time, yung semester na yon. Pero tinutulungan pa rin nila yung mga bata, chine-check kung tama ba yung statistical tool na napili nila para sa research nila. Salamat po, Doc Leonilo. Okay po, maraming salamat po sa mga sharings po ninyo. Siyempre po, hindi po dito nagtatapos yung communication natin na sabay-sabay po natin harapin yung mga challenges na yan, lalo na sabi ko nga hindi po ito madaling subject, napaka-komplikado po niya, mas lalo pang ginawang komplikado ng situation natin. Pero sa tingin ko po, sa kamustahan natin, we can share yung mga, halimbawa po ako, you know, volunteer ko po, pwede kong i-share sa inyo yung mga files na ginagamit natin. Although, yung mga files na ginagamit namin na before, ang of course, I'm talking po yung ginagamit nung wala pang pandemic. Titingnan natin kung paano mamomodify itong mga ito ngayon na dahil nga po nandito tayo sa ganitong situation. So, sana po we still communicate with one another po para po makapagtulungan tayo sa kung ano man ang pwede nating maitulong sa isa't isa. Para po sa kung meron po tayong mga new teachers po dito, ngayon pa lang sila talaga magtuturo ng research, nandito po kami, mga kuya ninyo, mga ate ninyo. Tutulungan po namin kayo kung kailangan nyo po ng training, kung kailangan nyo po ng coaching, mga angels na tutulong po sa inyo. So, nandito lang po tayo para tumulong. So, maraming salamat po sa pag-participate ninyo sa roundtable discussion na ito. At ang parati ko pong invitation nga po sa atin, yun nga po, let's continue embracing the culture of research kahit na po na nasa panahon po tayo ng pandemic. Kung meron po kayong mga ekstrang katanungan, pwede po kayong mag-chat at kung masasagot po natin ay maaari po nating sagutin kahit via chat lang po. Do not forget po your attendance para po may record natin at maisama po natin sa mga certificates po natin. Doc Char, yes, another one, huh? Let's have another one, Richard. Ah, yes po, ma'am. Doc Chard. Yes po. Share ko lang yung ano yung natutunan ko doon sa isang professor sa City College na nag-handle ng research, si Ma'am Annie Lakian. Ito natutunan ko sa kanya pero naniniwala ako dahil totoo nangyari sa akin. Dahil at first hindi ko talaga gusto ang research. Wala lang talaga akong choice dahil binigay sa akin, MP ako, tapos yung ako lang yung nakikita nila na ito sa kanya nyo nabigay, pero iba talaga magagaling, mga UP grad pa pero ayaw talaga nilang ituro, no? Pero etong natutunan ko sa kanya na sinabi niya sa akin, sabi niya, Ma'am Bell, sabi niya, habang nagtatagal ka sa pagtuturo mo ng research, you will learn to appreciate it, sabi niya. Tapos ana, pagka ito ay pinag-aralan mo, no, at isinapuso mo, sabi niya, mafe-feel mo na lang one day na excited ka for every result na meron sa study ng mga anak mo,
Sabing ganun sa akin. And by that time, na-excited ka, it means na tumatagos na sa puso mo yung research. You are already learning to love it, sabi niya. Kaya naniniwala po ako dun sa sinabi niya yun. Yeah, yun dun ako palaging, yun ang palaging iniisip ko, na inilalagay ko sa isip ko, na tama nga yung sinabi niya. Okay po. Pwede po bang ipakita niyo yung mga, thank you po Ma'am Bel, pwede po bang ipakita niyo yung mga beautiful picture faces niyo para makapag-print, makapag-picture po tayo kahit ngayon lang po. Ayan, yan. Okay. Sige po, iba wala silang tayo. Picture, pakita po. Po kayo. Ayan, okay. Ma'am Bel, pasenta lang ready. Po, no? Opo, opo. Okay, ready po, iba ready. Iba po, kailangan niyo. Sige, labas niyo po yung mga mukha niyo. Okay, one. Pindot ko. Sige po, sige po. Okay, one, two, ready. Click. Okay, another one. One, two, ready. Wow. Thank you so much po. Maraming salamat po sa participation ninyo, dear colleagues. Bye-bye po. Thank you so much po. God bless you, sir. God bless everyone. God bless everyone po. Po.